Hello guys, welcome back to my channel, si Martino TV. At ngayon, bumitaw na kami doon sa barko na to na dinikita namin. Kasi papasok na kami doon sa karo guys, doon sa karo na mag-aangat sa amin dito sa tubig. Yun. At ngayon dito, ito yung lugar dito sa lugar kong saan kami nag dry dock guys, dito sa Nantong, China. Yan yung dinikita namin kanina guys, oh, yung bagong gawang barko. Tanker to siya, tanker. Bagong bago yan guys, brand new yan, gawang China. At ngayon ay hinatak na kami ng tagbot dun sa kabila guys. Dalawang tagbot yung naghatak sa amin dito sa forward part ng barko at saka dun sa aft part. So ngayon guys, hinatak kami ng tagbot dito sa forward at saka dun sa likod aft. Hinatak kami guys para ipagitna dito sa papasukan namin na karo. Ito na yung karo ngayon guys, yung papasukan namin na kung saan dito iaangat yung barko namin dito sa loob guys. At ngayon pinapagitna pa kami dito sa dalawang tagbot para pasok na pasok kami dun sa loob sa karo. Yan ang tagbot guys. So So ngayon guys, magkukunik kami ng kable guys para maghatak sa amin papasok doon sa loob. So ito na yung kable guys na nakakabit sa amin. Yan sa port side to guys. Kaya siya nga ikunikan sa kable, mo na mobira na mo papunta dito sa atubangan. Kaya siya guys. Yun, kabilaan ang kable nga nakakunik sa mga guys, mo na yung paano mo dire ay sintro. Yun, mo na yung atubangan sa mong barko guys, oh. Mo na iangat ini paubas nila sa tubig, inig sulod na namo dere na siya guys. Let's go tagboat forward the second one. Okay sir, let's go tagboat the second one. Oh, yung coupling ay kaduha guys, oh, kini siya. Ano? Hinahinay na siya agbira guys, oh, mao na siya. Hinahinay nagbira na mo, pasulod dire sa dulo. So karon guys, mao na siya, oh, kable guys, oh. Nasa siya ruler gamay dito sa bus, nga may mobira sa mua, patulak na po, pasulod. Yan na siya. Ini nga karo guys, mao na mo submerge ni siya. Mulubog ni siya mga pila ka meters dayon ini parihan na mga pasulot me dire nani siya tubig ini makaplaster na me dito sa pinaka sintro mo saka na po ni siya iyang ipambaw ng tubig pagawas na po kaya parang maangat me sa tubig. So mau na ni karon guys, so daghan po kayo mga barko dito likod guys. Paabot po na sila dire nga musulod sa karo. Eh waiting po na sila. Oh na yung barko karon, daghan kayo mga scaffolding kay mga saka nila sa mga trabahante dire sa amuang barko. Siya. Karon guys, mao ni siya ang kable. Sige nagbira ang kable guys, kini siya, oh.
Magsigig bira ang kable pahatak papunta dito sa unahan. Pero na nasa tunga-tunga sa mong barko ang nakasulod dire sa karo. Ya, ini makapisto na may sa tunga, guys. Ipakita na ko sa inyo ha nga naka angat na may sa tubig. Pakita na ko sa inyo ang ilalom sa barko o ang tibuok gawa sa barko. So guys, yun, nakita niyo na kung paano kami binira dun sa dalawang kable na nakakabit sa amin pabor stribord. Ngayon papasok na kami, guys. Malapit na kaming mapasok lahat yung buong barko dito sa loob ng karo. At yun, ito na yung buhay namin dito sa Team Prua, guys. May signal, busy sa dutot. Ito na yung pinakadulo ng papasukan namin, guys, oh. Yan. At busy na yung tatlo doon, yung mga kasamahan ko kasi nangyabre, live. Nag-live kasi si Mark eh. Pinanood namin yung sarili namin doon sa video lang, sir. Sa pro, oh, nasa mupo, sir, no? Tuwang-tuwa kami ngayon, guys, kasi pinanood namin yung video namin sa kasamahan ko nito si Mark. Pinanood namin yung sarili namin doon sa live kanina. At ilan yung viewers, pe? 1,200? 1,239, pre. So, ngayon, ito na yung ito ang pinasukan namin, guys. Hello, guys. Ito, chipmate namin at saka si Maestro dun sa dulo. Thank you. Kasi pinayagan tayong maka-video dito sa barko sa dahil sa bas-bas nilang dalawa ni Maestro at chipmate. Kaya pasalamat din ako dito kay chipmate at sa kasamahan nyo dito sa Team Prua. At dun, may pupa pa dun. Dun sila sa likod. Yung iba, dun sila sa likod. Ito yung buhay namin dito sa dry dock. So guys, ngayon dito ako sa likuran ng barko. At ngayon, yun, wala ng tubig, guys. Yan, oh, wala ng tubig yung pinatungan namin dito sa barko. Nakaangat na kami, guys. Yan na yung barko namin. Nakaangat na kami, guys. Napampaot na yung tubig na pinasukan namin dito sa karo. Yan, oh. Yun. Amazing, no? Yan, guys. Karo na napasukan namin dito sa dry dock. At ngayon, subukan natin babain sa ilalim kung ano yung sitwasyon dito sa barko. Tingnan natin. Hey guys, so ngayon naangat na yung barko namin, guys, kaya subukan kong puntahan dun sa baba, dun si Mayor. Mayor namin. Mayor Chief Cook. At ngayon, ito na yung hagdanan, guys, oh, na nilagay nila dun sa barko namin. Hagdanan papunta dito sa baba. Yun. Wala, tignan natin yung barko namin dun sa baba, guys, ha, kung ano na yung forma dun sa barko sa pinakailalim niya. Medyo di gaano kalakihan tong barko namin, guys, kasi
limang budiga lang to. Marami pang mas malalaki nito. Ito yun siya guys, oh. Yan, yan. Ang haba ng barko namin ay nasa 198 meters lang po ito. 198 meters. Grabe, excited ako na tingnan dun sa ilalim, ah. Yun, oh. At saka ang lapad ng barko namin guys ay nasa kuhan lang 40 meters yung lapad. Saka itong kuhan binabaan ko ay yung video kanina, yung pinakita natin dun sa pagpasok pa namin. Ito. Alas 6 na dito sa hapon guys. Wala na kaming trabaho. At ngayon, woo! Atlantis B! Guys, ito na! Ito na yung barko namin guys, oh. Grabe. Atalanti Warriors. Amazing, no? Grabe, lupit. Diego. Yan guys, oh. Yan. Andiyan pa kayo? Oh, dito na, runway. Ang laki talaga pala ni Atalanti. Papahinga lang dyan. Yes. Ah, gusto man, sabihan mo sila. Yan na so, yan, yan. Rocket it. Yan ang likod ng Atalanti Warriors guys. Yan. Yan ang likod sa barko namin. Ito ay yan yung radar namin. Yung pala, yung magpapaliko ng barko. Magpapakambyo. Yun. Saka ito, itong malaki na propeller na to. Yan, propeller. Itong laki niyan. Medyo wala pa namang gaanong lumot tong barko namin kasi last year pa to na dry dock eh. Saka ito na yung mga chikwa, oh. Mga sorbillo. Grabe, oh. Yan guys, oh. Imagine 56,000 gross tonnage, 34,000 gross tonnage itong barko namin guys. At ito yung laki niya, oh. Yan. Yun ang propeller guys. Yan, propeller. At saka yung rudder niya. Wala. Ito na yung ilalim guys, oh. Ito, dito nakapatong yung barko namin guys. Yan. Yan. Nakapatong siya na sa bakal. Bakal yung pinatungan niya. Bakal na may kahoy. Doon sa bakal na may kahoy. At saka ngayon ito, nagbuta tayo guys kasi may tubig pa eh. May laman pa ng tubig to sa dito sa karo eh. Grabe, oh. Atalanti Warriors. At ngayon dito, pipinturahan to siya guys. Pipinturahan to lang buo. Kulay pula at itim. Grabe, Atalanti, hawakan natin ha. Kasi tinawag namin ito na Atalanti Warriors. Warriors guys, kasi yung biyahe dito puro Pacific Ocean. Kaya yung Pacific Ocean ay hello Atalanti Warriors. Ito na yung pinakailalim niya guys. Yung pinakailalim ng barko. Yan. Yan ang pinakailalim ng barko guys. Ito siya. Piruin mo.
sobrang laki. Atalante Warriors! Kasi baksik to si Atalante guys eh. Kasi yung mga biyahe namin doon sa Pacific Ocean, sobrang laking mga alon doon na nadaanan namin. Grabe. Ang lalaki. Sumasalok to sa tubig guys. Pero lumalaban pa rin. Grabe oh. Yan guys oh. Dito sa itong na nasa starboard side tayo ngayon guys, starboard side. At doon sa proa, di muna tayo pupunta doon kasi naglaglag sila ng angkla doon guys. Naglaglag sila ng angkla kasi yung dalawang angkla ay lilinisin nila. Kukunan ng mga kalawang, ayusin, babaguhin. At di muna tayo pupunta doon, sunod bibisitahin natin yun sa susunod. Yan guys oh, yan. Yung pinakailalim ng barko niya. Ito yung tinatawag na dry dock guys. Kaya pinaangat na yung barko dito sa tubig. Pasensya na kayo sa Tagalog ko ha, kasi gaano ako fluent sa Tagalog eh. Hindi gaano ako makasalita ng Tagalog kasi Bisaya man pa. Hindi ta kayo ka storyag tuloy-tuloy basta Tagalog. So, mauna ni siya guys. Kana siya. Ang ilawong niya. So, balik na ta dito sa agi guys kay Basinog masitata dito sa mga incheck. Amazing kayo no? Grabe si Atalante Warriors. Almost karon na sa mga pa 9 months na may karon guys nga dire ni Atalante, dire nga barko na stay 9 months on board na may pa 9 months on board na may karon niya. Wala pa namang balita na uuwi pa, pero finish contract na kami ngayon kasi 8 months lang yung kontrata namin eh. Ito mga hanggang kumod yung tubig ngayon dito. Itong kuan guys, itong karo na to lumulubog to siya. Ito yung video natin kanina na lulubog, papasok yung tubig at papasok din yung barko tulad dito tulad nung pagpasok namin kanina. Ganun yung nangyari. At saka pag lalabas na naman, lulubog na naman to at lalabas na din. Ayun oh, grabe. Yeah, mga butas na yan guys. Yan yung mga daanan sa mga tubig namin na ipapump out galing doon sa bodega, sa mga tangke. Ganun yan. Yan yung mga butas na yan. Yan yung mga pang mga daanan ng mga balas namin sa loob ng barko. At sa susunod guys, balikan natin to ulit pag mapinturahan na to siya. Balikan natin ulit na makita natin kung yung finish na siya, yung gaganda na naman ulit to si Atalante. Tingnan natin ulit guys ha, balikan natin sa susunod. Yun o, oh. Ito na yung kuha niya guys o. Oh. Yung pala niya o. Oh. Yan. Ito yung rudder niya guys. Ito yung i-control dun sa manubela dun sa taas para papaling kung saang port side ba o starboard yung papaliko yung barko. Yan.
saka nagpapatakbo ng barko namin yung propeller na yan, oh. Tighter din yung propeller namin kasi malakas din. Yan guys, oh. Propeller. Grabe, no. Ito, yan. Yan yung propeller namin, guys. Yan. Sobrang laki din itong propeller namin. At yung takbo namin na maximum mga nasa 15 knots. Ganun. Mga rate ataas ng 16. Nasa mga 13 knots. Ganyan. Yung takbo namin sa barko na to. At yun. Sa susunod na video natin, guys, ay balikan natin tong barko namin na tapos na, na pinturahan na lahat. At ipapasyal ko kayo doon sa proa, guys, doon sa Bulbos Bow, doon sa harap ng barko. Kaya dadalhin sa harap. At maraming salamat, guys, sa panonood nyo dito sa video na to. At don't forget to subscribe my YouTube channel, guys. C. Martin TV. Thank you so much. Para masubaybayan nyo yung mga susunod ko na naman na video. Maraming salamat. Thank you. God bless.